Hello everyone! So in this video is I'm going to share with you kung ano-ano yung mga steps or ano yung mga ginawa ko para for transition ni Rian from bottle feeding to glass, drinking in glass ng milk na sa glass na siya umiinom. Actually, may nabasa ako sa Google na dapat before pa lang mag 2 years old yung bata, is tinitrain na siya uminom ng gatas sa bottle. I mean, sa glass. Kasi, syempre, nagkukos nga rin ng pagkasira ng ipin pag nagba-bottle feeding. Pero, wala pa naman ako masyadong nabasang kumbaga, wala pa namang basis talaga na yun yung cause. Pero regardless of that, na-mention ko lang. Yun nga, ngayon is okay na kami, successful na yung pag-transition namin from bottle feeding to glass, sa baso na siya umiinom. And actually, the journey or the process is not that easy. Kasi, it's me, oh. Opo, that's yours. Kasi syempre, nakasanayan nila na umiinom ng gatas sa bote for long time. And isa pa doon na ititrain mo siya, syempre, pag madaling araw, diba, kunyari, nakatulog na sila. For example, painom nga siya ng gatas sa baso, pero at the middle of the night, natulog siya, makihingi siya ng gatas. Syempre, ibabalik mo na naman siya, ibabattle feed mo na naman, ipabangon mo pa siya para lang uminom sa baso, diba? So, ganun siya, hindi siya ganun kadali na basta na-train mo siya or pinag-practice mo siya or pinilit mo siya uminom sa baso, is talagang masasanay or magkakagawian niya talaga. And aside from that, meron din kasi ako nabasa mga mommies na pag 2 years old na pala or 3 years old, hindi ko masyadong siguro i-discuss ko siya sa ibang vlog, na meron na talagang may specific na amount na tinitik na si baby na gatas. Hindi na siya katulad before na talagang nagde-depend siya sa gatas. Kumbaga, parang hindi ako sure. May nabasa ko pag 3 years old na is more or less mga 300 ml something na lang. Pero hindi sure itong binigay kong information. Parang 330 ml na lang dapat yung tinitake niyang milk sa isang araw. Kasi meron akong kakilala mga mamis na syempre nakakatuwa na mayat maya humihingi si baby or yung anak natin ng gatas. Mama, I want milk. Pero unconsciously, or hindi sila aware na si baby o yung anak nila is nagkaroon na pala ng ulcer. Kasi nga, hindi na enough or hindi na tama yung amount ng milk na tinitik ni baby. So, imbes na solid food na, kumbaga nawawala yung nalilessen yung appetite ni baby or ng bata sa pag-take ng mga solid food. Kasi nga, mas mara yung natitake niya or nai-intake niyang gatas is sobra na. Kumbaga, hindi na dapat ganun karami, na dapat ganitong amount lang, kasi aside or the rest dapat solid food na. So, kailangan talaga limited na lang yung milk, kasi dapat majority ng ini-intake niya is solid food na pala. So, maging aware din kayo doon. Syempre, masaya tayo na hingi ng hingi si baby ng gatas or yung anak natin ng gatas. Pero hindi na pala dapat. That pala, very limited na lang kasi solid na lang. And, yun pa, isa yun sa win-workout ko din. Na kasi nung una din, sabi ko, ang galing nga, kumakain siya ng solid food, pero nahihingi pa rin siya ng hingi ng gatas. So, masaya, natutuwa ako. At hanggang sa nag-search ako, or yun nga, nag-gather ako ng mga information na hindi na pala dapat ganun. Dapat pala minimal na lang yung gatas ni Rian. And para, kumbaga, mas nagugutom siya or mas nag-aas siya, mas marami siyang nakakain na solid food. Kaya isa yun sa mga training ko sa kanya na pag nakihingi siya ng gatas, hindi ko na siya ganun binibigyan. Parang kailangan talaga mga mamis, titiisin mo talaga si baby na hindi ito hihingi siya, huwag mo siyang bibigyan mo na siya kaagad. Kumbaga, nandun yung sa process talaga, nandun yung titiisin mo talaga siya. And then, syempre, hindi mo naman minsan, hindi mo rin talaga siya matatanggihan na bigyan. Pero ang ginagawa ko na lang noon, kasi ang pag-feed ko noon kay baby, 200 ml na water, tapos 7 scoop ng Nido. So, hindi ito sponsored ni Nido. So, ang ginagawa ko na lang,
ginagawa ko 100 tapos 3.5 na scoop para kung manghingi man siya, hindi siya ganun na sasobrahan ng intake. Itong i-share ko mga mamis, hindi ko sinasabing ito yung tamang proseso. Kumbaga ito lang yung naging effective sa akin kasi hindi ko siya mabigla agad na every morning and night ko lang siya bibigyan. So ang ginagawa ko, nililesen ko na lang. Yung morning, binibigyan ko siya ng 200 ml na water, tapos 6 scoops. Tapos sa gabi, 200. Then, kumbaga ang binibigay ko sa kanya sa gabi at sa umaga is enough na measurement. Pero yung mga middle, kasi nahihingi-hingi pa rin talaga siya. Though ngayon, is nakasanayan niya na hindi na siya, na da-divert ko na yung attention niya. Before, ang ginagawa ko, kung manghihingi man siya, kung ganito kadami yung binibigay ko sa kanya noon, every manghingi siya, kinukontian ko na lang para in case man na manghingi pa rin siya, hindi siya ganun ka-full. Mas appetite siya, mas mataas yung appetite niya sa pagkain. And then, mga mamis, mag-prepare kayo lagi ng cookies, ng biscuits, ng snacks para pag manghingi si baby, i-divert nyo siya, libangin nyo siya. You want cookies? Ganyan. I-divert nyo yung attention niya na imbes na nagatas is mag-snack siya ng ibang pagkain. I mean, mag-take siya ng ibang pagkain. And then, kasi ako talaga, tinitiis ko talaga, ewan ko ano, pero mas maganda kasi yun, diba? Siya rin naman sa, for, ano niya rin naman, for good niya rin naman yun. Kaya, ginagawa ko specifically itong una ko sinishare is para hindi muna siya manghingi ng milk. Kasi nga, sinusunod ko yung measurement na dapat ng amount ng gatas na dinitake niya lang sa isang araw. Hindi na siya dapat ngayon ganun gatas ng gatas katulad ng dati kasi more on solid na siya ngayon. So, tapos by every hour, ino-offeran ko siya ng snack or offeran ko siya ng kanin, ganyan. Tapos, yun nga, yung maliliit na lang yung measurement. Kung manghihingi man talaga siya na hindi ko talaga siya matiis, maliit na lang. Basta mag-grant ko na lang yung request niya na mag-milk siya, pero sobrang konti na lang para hindi siya ganun ka-full. And then, yung paglipat naman namin sa bottle feeding to glass is, yung ang ginagawa ko kasi nung una is, binibigyan ko siya ng option. Go muna. Binibigyan ko siya ng option. Wag mo siyang stick, mami, na ay, kailangan mo uminom sa baso. Kailangan mo uminom sa baso. Ganyan, hindi. Binibigyan ko siya ng option. What do you want? Spoon? Noong una kasi ayun talaga, okay, I will use spoon na lang. I-feed ko siya ng ganyan. Spoon. Okay, mama, I want spoon. Ganyan na lang. So, spoon ko siya. Tapos, may bago naman akong in-offer sa kanya. Straw naman. So, parang hindi naman talaga sila manibago na glass agad. Though, binibigay ko sa option sa kanya yon. Kung ayaw niya talaga, you need to drink milk in the cup or in the glass because you're already 3 years old, ganyan. And then, yung bottle feed is para lang sa mga baby, like ganyang age, binibigyan ko siya ng like baby ganya, baby Kale, baby, yung Kale pamangkin na baby Ellie, and baby Oliver, yung kapatid ni Diana sa Diana and Roma. Kumbaga, ililibang, oh, that's too small for you. Oh, that's for baby only. Diba? They are ganyan. Still a baby, you're already grown up. Ganyan. Tapos, ganun siya, lilibang mo siya. Opo. Na para sa kanila ng ganyan. Tapos, nung mga sumunod na araw, sinabi ko sa kanya, you don't have a feeding bottle na kasi I give it to your cousin. Parang hinikwento ko siya na binigay ko na sa ganyan kasi kawawa naman siya. Diba, she's still a baby, ganyan. Tapos, binibigyan ko siya ng option na pag ayaw niya talaga mag-glass, what do you want? You want spoon or you want straw? I want in the bottle. Talagang pinipili niya, didede talaga siya. No, ano, kasi you're no longer a baby na, ganyan. Binibigyan ko pa rin siya ng option. What do you want? You want spoon or in the straw? Ganyan. You will use straw or let spoon? Spoon is one. Parang, kumbaga hindi ko naman talaga siya pinpursa talaga agad na ganito ka dapat. At least ma-feel niya pa rin na kahit pa paano may option siya. Na creative way, in a good way, ganyan.
Mama, iwan spoon-spoon na lang. Ganyan. So, spoon-spoon na lang kami. Ganyan-ganyan. Tapos, nililibang ko siya. Kinibentan ko siya. Tapos, oh, it's time to drink naman. Papadrink ko naman siya. And, pero mga mommies, ang pinaka naging effective talaga, pinaka naging effective talaga sa akin is, pinanood ko siya ng video ng video at saka picture ng halos kasing edad niya na umiinom na sa glass na hindi na nagbabattle feed. Oh look, yan. Parang binigyan ko siya ng example. Tapos yun, mas na-encourage siya. Mama, I want to drink na lang in the glass because I am not a baby anymore. Ganun na siya. Pinakitaan ko siya ng example na dapat sa ganitong edad mo is mag-glass ka na. Ganyan. Hindi ko alam mga mommies kung pabor kayo na tiisin mo siya. Kasi meron magsasabi, hayaan mo siya kung gusto niyang mag-battle. Hayaan mo siya. Kasi pag lumaki naman na yan, siguro naman hindi naman yan magka-college nung nagbabattle feed pa siya. Kumbaga, pag mas malaki na siya, mas may explain mo sa kanya na hindi na siya dapat. Pero, ewan ko lang kung merong bot, pabor sa inyo na tiisin yung iya, kasi parang meron din kasi nagsasabi, hayaan mo na, papaiyakin mo lang siya kung gusto niya, bigyan mo. Unang-una, syempre, para sa kanya din yon na sa school, kunyari mag-school na siya, magdi-dede pa ba siya, ganyan-ganyan. And yun nga, nabanggit na para din sa health ng teeth niya yon. And then, pangalawa, yung pinaka-importante, yung gatas siya ng gatas. Dapat hindi na siya gatas ng gatas kasi dapat super minimal na lang or limited na lang yung gatas na tinitake nila kasi dapat solid food. Na ang mangyayari kasi nun, katulad nga nung nagayok sa inyo na hindi na pala dapat ganun karami yung milk na tinitake niya. Yun nga, nagka-ulcer na nga pala siya kasi nga, hindi na nasusustain ng tama kung ano yung kailangan ng katawan niya na solid food na dapat. So, ganun lang. Hindi ko alam mo guys kung medyo naguluhan kayo pero kung may question kayo, ask lang kayo ha, kasi medyo pressured rin ako. Alam nyo naman, kahit hindi na tayo mag-edit, may music na tayo. So, basta ang pinaka-main lang na gusto ko ditong isabihin is, be mindful pa rin kayo sa iniinom ng milk ni baby, lalo kung 2 or 3 years old na siya pag toddler na, baka syempre nga na-enjoy natin ang lakas niyang mag-gatas. So, be mindful pa rin, mas much better kung mag-consult kayo sa pedya nyo na kung tama pa ba yung intake ni baby na milk, kung anong dapat. And then yun, pag-convert natin sa bottle feeding to glass, mas maganda masanay na din sila sa glass. So, ayun lang. Sana nakatulong somehow tong video na to. And kung may question kayo, don't hesitate. And kung may correction kayo, nag-accept din naman ako ng suggestion or ng comment, syempre, for improvement na rin. And thank you for watching. Salamat sa patuloy na sumusuport ka ng YouTube channel namin. Thank you so much. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe, kung napanood mo tong video na to, subscribe ka muna bago ka umalis dito. Please, click the subscribe button and the notification bell para aware ka din or notify ka din every time na may bago tayong video. And follow nyo na rin yung Facebook ko. Kasi may Facebook page ako pero hindi ko na siya nagigamit. So, Facebook of Katrina Rajan. Click nyo lang yung follow and then follow nyo na rin yung TikTok account namin, Katrina Rajan. So, see you on my next vlog. Bye-bye!